ito at paparating pa ang maraming taong kayayaman. Natutugon at gagawa, bibili ng mga pangangailangan ito ng iglesyang ito. Nakakatuwa. Dahil yung kaninang, hindi ko akalain yung sinasabi ng Panginoon kaninang kaningtingan niya ay makikita sa iglesyang ito. Unexplainable. Paano? Hindi po? At napakarami na natin nakikitang pinayaman ng Panginoon dahil sa kaninang pagsuporta. At kasabay ng pagbasa ko nitong 2 Chronicles 2 na ito, nabasa ko po ang 2 Kings 4:1, na ito ay patungkol sa babaeng balo na lumapit siya kay Propeta Elisha at sabihin sa kanyang, may pagkakautang ang aking asawa at kailangan ko ng bayaran ang mga pinagkakautangan niya. At ano po ang sinabi ni Elisha sa kanya? Lumibot ka sa iyong mga kapitbahay. O unang tanong sa kanya, ano ba ang meron ka? Ang sabi niya, meron na lamang po akong kaunting oil. Olive oil. Isang maliit na jar ng olive oil. Amen? At ang sabi sa kanya, utos sa kanya ni Propeta Elisha, lumibot ka sa iyong mga kapitbahay at humanap ka, humingi ka ng mga sisidlan, ng mga jars. At huwag kang kukuha ng kakaunti, ang sabi sa kanya. So, ibig sabihin, pinagagather siya ng maraming lalagyan ng olive oil. At sabi sa kanya, nung nakakuha na siya, pumasok ka sa iyong kwarto at isara mo ito. At isalin mo ang olive oil sa mga lalagyang hinigi mo sa iyong mga kapitbahay. Amen? At habang sinasalin niya yung mula doon sa meron lang siyang maliit na sisidlan ng olive oil, ay nasidlan niya ang lahat ng ibinigay sa kanya ng mga kapitbahay niyang sisidlan. At tumigil lamang po ang pag-agos ng oil nung wala na siyang mapaglagyan. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon? Ano po ang ibig sabihin ng Lord? Wala doon sa ibinigay mo o meron ka lamang niyang maliit na yan, ibigay mo yan sa Panginoon. At pagbuhos niya, tuloy-tuloy ang pagbuhos, at hindi ka mawawalan. Hindi ka mauubusan. Amen? Titigil na lamang niya pag wala ka ng mapaglagyan. Pag punong-puno na ang lahat ng iyong mga savings account, ay lahat ng mga bags mo, ang lahat ng mga wallet mo, ang lahat ng cabinet mo. Amen? At nakita ko po yan sa mga babae at lalaki sa iglesyang ito, na hindi na nila malaman kung saan nila ilalagay yung kaninang mga kayamanan. Amen po? At kagaya ng babaeng balo na yun, nabayaran niya ang kanyang mga pinagkakautangan at mayroong pang natira para sa kanila. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon? Ibigay natin kung ano po yung meron tayo. At kapag ibinigay natin yan, patuloy tayong payayamanin ng Panginoon. At kapag tayo ay naging katulad, at tayo nga ay katulad niya ni Haring Hiram, tutugunan natin ng mas matindi pa ang pangangailangan ng iglesyang ito. Amen po? Last Sunday, sabi ko po sa inyo, hindi lamang yung ating tithes and offerings ang ating mga binibigay. Dapat. Amen. Hindi lamang po yun. At alam ko po, marami ng tao rito ang nagbibigay pa ng higit sa kanilang mga tithes and offerings, ang kanilang love for the man of God. Ang lahat ng offerings ay kanilang tinutugunan. O lahat ng pangangailangan ay kanilang tinutugunan. At alam ko po, isa rin kayo sa mga mayayamang babae at lalaki ng iglesyang ito na itinayo ng Panginoon sa huling kapanahonan para tugunan ang pangangailangan ng iglesya. Amen po? Amen po? Kaya tugunan po natin ang pangangailangan ng iglesyang ito. Hindi po tayo mawawalan. Hindi po tayo magugutom. Mababayaran po natin ang lahat ng ating pinagkakautangan maging si Judith. Si Judith, hindi tayo hahabulin niyan. Baka tayo may maghabol sa kanya. Baka naka-advance pa tayo kay Judith. Amen? Amen po! Ano bang klaseng Judith yan? Advance tayo.
Lord na magkautang dahil binibless niya tayo ng patuloy. Amen? Kaya tayong lahat po ay magbigay sa ating Panginoon. Hindi lamang po yung ating tithes and offerings. At alam ko po, mayroon pong mga tao rito na katulad ni Haring Hiram, ano man ang i-request ng Panginoon, o ano man ang i-request ng lingkod ng Diyos, ano man ang i-request ng o pangangailangan ng iglesyang ito ay handa nilang tugunan. Sapagkat sila, o kayo, o tayong lahat, ay patuloy na pinayaman na ng Panginoon at pinayayaman pa ng Lord. Praise God. Sige po, ilaglag po. Holy Ghost, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost.